Hey guys, kamusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay sineselebrate namin ni Cheche ang aming pagiging magkakilala bilang boyfriend and girlfriend. Importante to sa amin kasi ito yung araw na una kaming naging, you know, in laban. Mahalaga to para sa amin. So kaya naisip ko na ilagay dito sa vlog. Medyo mahaba to guys. Ha? Warning ko sa inyo, medyo mahaba tong vlog na to. Pero limang questions lang naman. Limang questions na sasagutin namin. Eto mga questions na to, walang tama o maling sagot dito. No? Sasagutin lang namin to base sa aming personal na sagot, personal na karanasan, personal. Personal nga, di ba? So, eto yung mga sasagutin namin ng mga tanong. Una, ano ang pinakamalungkot na movie na napanood namin tapos hindi na namin panonoodin? Pangalawang tanong, ano ang absolute day para sa amin? Absolute day, yung tipong, wow, this is the perfect day. Yung tipong ganun. Pangatlong tanong, ano yung bagay na dapat nalaman namin ng mas maaga? Pang-apat, ang pagkakaintindi ko sa question na to ay, paano kung walang halaga yung pera? Saan kami titira? Pang-lima, ano ang look forward namin pag tumanda na kami? No? Yung ganun. So, yun guys, excited na ako na sagutin to para sa inyo. Yan na. Pinakamalungkot na movie na hindi mo na panonoodin. Ulit, sa sobrang tanong. Lungkot? Oo, sa sobrang lungkot. Hindi ko alam title nun man, sinabi ko na yun sa'yo eh. Si Matt Damon. Matt Damon, di ba? Mm-hmm. Kamukha kasi ni Mark eh. Zuckerberg. Zuckerberg. Hindi, Mark yung ano. Ano ba yung ano sa kwento? Ano ba yung meron doon sa kwento? Parang may something doon na kailangan nilang lumipat sa ibang planeta. Saturn ata yun kasi may parang pag-ganun eh. Lilipat sila doon? Oo, kaso ang mga allowed lang na pumunta doon, yung mga parang may kaya tsaka mayayaman. Mm-hmm. Hindi pwede yung mga mahihirap, yung mga nakatira sa mga ano, mga basta yon. Tapos yung parang naiyak ako doon kasi gusto niyang papuntahin yung bata doon kasi may sakit. Kasi pag pupunta doon, pwede kang ma-cure yung mga sakit mo. Pati. Parang sa ano ngayon, sa anong tawag din sa nangyayari ngayon ba, na parang kailangan may pera ka lang. For example lang to, sa Pilipinas. Parang i-literal, i-ano ko na sa Pinas, na parang, alam mo yung pag may sakit ka, makita kang gulagulanit yung ano mo, yung ano, tas emergency, parang hindi ka entertaining. Na-experience yun ng, marami na na-experience ng mga kakilala ko. Pero pag kita nila, postura ka, ganun. Ganun, diba? Kaya nga, minsan, ano eh, yung ibang tao, parang tinatanong nila, na ano ko lang to, tatanongin nila, anong trabaho mo? Tapos pag sinagot mo kung anong trabaho mo, didepende na sila sa'yo kung paano ka nirarespetuhin. Diba? Pag sinabi mo, doktor ako. Mabait sila. Pag sinabi, ano ako eh, tagalinis ako ng ano sa ano. Tingnan mo. Iba na agad. Kaya yun, dun yung naiyak ako na parang, alamin, ayaw silang papasukin. Kailangan nilang naiiwanan na yung earth noon eh. Parang ganoon yung kwento noon. Kasi masisira na yung earth. Tapos gumawa sila ng ano yun, hindi siya planeta. Parang gumawa sila ng isang spaceship na malaki na pwedeng tumira. Pangalawang movie na ano ko, yung movie ng ano, ng sa Thailand ginanap. Yung ano, True to Life Story. True to Life Story ng parang tungkol sa ano yun? Sa tsunami. Tapos mga bakasyonista, iyak, grabe yung iyak ko nun. Family naman yun, no? Oo, family. Hindi mo na panonorin ulit yun? Hindi na. Pwede. Pwede, pero hindi na siguro. Titanic. Paulit-ulit. Eh, no? Ano pa ba? Marami, pero yun lang naalala ko. Ikaw naman, honey. Ako naman yung ano, kay Juan Luna. Yun yung isa sa mga nakakalungkot na movie na maapektuhan ako tapos ayoko nang panoorin dahil Pinoy sa Pinoy yung nagpapatayan eh. So, malungkot. Rin. Malungkot yung kaya ano. Gaya ko eh. Nakakainis yung maapektuhan ka talaga. Mm-mm. Pag ganun yung nalaman mo yung history natin na hindi halos parang ang kalaban natin ay kapwa Pilipino, hindi ibang ano, ibang lahi talaga. Tapos parang may ano sila na parang nagba-backstab. Oo. Mga lalaki-lalaki pa. Hanggang ngayon may ganun sa ano natin, sa sistema natin, sa lipunan natin. 'Yon.
Okay na ako sa ano, sa unang tanong. Okay, next. Okay, number two. Oh, number two na. For you, for yourself, what's your absolute perfect day? Ang perfect day para sa akin ay yung ano, yung magkaroon ng negosyo, yun, yung, maging stable ka na. Oh, maging stable na tayo. Alam ko naman hindi pa yun yung katapusan, no? Pero mas magiging, parang yun yung feeling ko nung time na yon. Pag dumating yung moment na yun, parang, uy, this is ano, absolute perfect day. Tapos mm-hmm. saka ko na paproblemahin yung susunod na. Tapos basta kasama ko kayo, gano'n. Mm-hmm. Yun. Maiksi, pero yun na yung sagot ko. Ikaw. Absolute perfect day for me. Mm-hmm. Yung, siguro ito naman, yung para sa akin. Kasi may anak na kami, diba? So parang yung stable na tayo, susaanahin kita, stable na tayo. Mm-hmm. Nasa isang beach tayo, ganyan. Tapos nagbabakasyon, makikita natin si Kila, tapos may asawa na siya, tapos may apo na tayo doon, tapos parang ang saya-saya natin, tapos may isa pa tayong anak, ganun. Mm-hmm. Tapos yung ano nung sabihin natin na yun nga stable na yung hindi na ako mamroblema na ano na may wag naman sana no, pero yung pag may emergency madaling kumuha ng pera sa bangko natin. So, masabi ko na absolute perfect day. Uh-huh. Tapos kasama nun yung nasa dagat tayo, tapos may susundo ng limousine, mga ganyan. Tapos pipili na lang tayo ng barko. Basta nakaset na yung bakasyon nung araw. Nakaset na yung bakasyon na yon. Tapos wala ng COVID, parang all is so perfect. Tapos may wine, may cake, tapos may abs na ako. Oh, bakit? Libre yung mangarap. Yun yung absolute perfect. Absolute perfect. Ay, shit. Sarap na. Mm-mm. Matanda na, no? Tapos may abs pa rin. To number three naman, ako naman magtatanong. Ikaw naman sasagot muna, no? Ang hirap naman yan. What we learn a little too late. Oh, what we learn a little too late. Oh, yun naman pa yung sagot. What we learn a little too late. Yung natutunan natin na... Na too late. A little too late. No, parang dapat... Dito lang, dapat dati pa natin. Oh, parang naisip mo, uy, dapat na yung natutunan ko na yung dati. No, ano ba? Ano bang ano dyan? Marami. Siguro ba, dalawa. Ah, sige, dalawa. Ano, siguro yung sa pagluluto. Okay. Sana mas natutunan ko siya ng mas maaga nung nandun pa sa Pilipinas para... yung ma... Ano yung English yung maservisyohan? Servisyohan? Tagalog na Tagalog. Service. Ma... Yung ma... Ano mo mapagsilbihan. Yung... Mapagsilbihan mo yung family mo, mapagservan mo sila ng masarap na pagkain, na hindi masyadong mamahalin, pero alam mo yung kaya mong gawa ng paraan. Kasi nito mo lang natutunan yung mga... Siguro dahil sa dami na nating... napuntahan na lugar. Mm-hmm. Parang marami kami nakilalang kultura. Kaya parang yun. Tapos, yung pangalawa, yung siguro sana mas yung siguro yung ano. Yung hindi ka na masyadong nang sasabihin ng iba. Mm-hmm. Ba yan yung hindi ka masyadong nag-iisip? Nag-iisip. Yung parang dead ba ka na lang. Huwag mo na lang. Oo, huwag mo na lang parang you don't give a fuck. Fuck. Parang ganyan. Parang ganon. So, dati kasi parang didib-dib. Well, hindi naman din ako ngayon na parang wala nang pakialam talaga. Pero hindi na katulad na dati na konting bagay, diba? Parang bibigyan mo pa ng pansin na parang sayang yung time ko na hindi nga ako mapagbunot ng kilikili, buhok sa kilikili, isipin pa kita. Parang ganon yung iniisip ko ba? Mm. So siguro masyado lang tayong busy para maano ko 'yon, no? Oh, tsaka hindi ganda naman, 'di ba? Ayos naman, 'di ba? Oh, 'yun natuturuan ko sa kanya. Parang hindi ka lang siguro yung palaaway pagiging 'yun nga kasi napansin mo 'yung maliit na bagay na 'yun, so magbibigay ka lang tayo maawain mo. Parang ganon. So ngayon, hindi mo na papansin 'yun ang ganyan kasi dead man. Life is too short. You know. Dapat, sa akin ka nalang magsasabi. Oo. Parang gano'n ako. Pero mabuti naman si Deo na ikinig siya. Tapos, hindi, pwede makinig. Oo nga. So, kaya nino ko sasabihin to, kausapin ko yung sarili ko. Parang,
Parang umbaliw nun. So yun, maganda rin kasi nakikinig siya, tapos nandyan siya, tapos magaling siyang advisor. Advisor? Oh, di kayo na magaling. Tapos, sa akin lang, naman. Ikaw naman, kasi alam ko marami, kanina ka pa siya. Hindi, maiksi lang naman yung sagot ko. Ang daldal ko eh. Sana mas nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko dati. Yan ganun. Yung parang, masyado kong minaliit yung sarili ko dati. Siguro dapat inangat ko lang konti. Tapos nagkaroon ako ng kumpiyansa. Yun siguro yung natutunan ko nung kalauna na yung eto na, eto na lumalaki na ako na. Dapat magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Ganun. Kaya pala ayaw mo sa akin nun kasi sabi mo masyado ako maganda. Charing. Parang feeling ko pinagkakaisahan lang ako. Parang ganun. Na kaya hindi ako naniniwala. Kung alam niyo yung storya namin, no, maraming beses na may nagkakausahan ni no. Hindi parang ganoon yung feeling, parang merong lagi trip sa akin. Kaya grabe parang ka hindi ko. Oo, nag-hallucinate ka. Hindi mo kasi alam yung feeling ng tao na mababa yung self-esteem. So, kaya doon sa mga nakaka-relate na mababa yung kumpiyansa yung sarili. Eh sino nagti-trip sa iyo? Hindi ko alam, mahal. Yung feeling lang kasi, naman. Eh, hindi ko alam. Parang ganun yung feeling. Yung pakiramdam mo, eh hindi mo, kasi alam mong walang lalapit sa yung babae, parang ganun. You're too cute. Yun, parang ganun. Yun yung sagot ko. So, natutunan ko na, ano, na, angat mo ng konti yung sarili. Medyo, hindi ka naman yung magyayabang, medyo angat mo lang ng konti. Oh, tama. If money was no object, where would you live? Kung walang value yung pera, no? Saan tayo titira? Kung hindi siya nag-exist, no object. Ito, ito. Sagutin ko na, no? Naintindihan nyo naman yung tanong, di ba? Kung kung hindi, walang halaga yung pera, or no object. Yun yan, yung pagkakaintindi ko yung walang value, parang ganon. Saan titira? Ito yung sagot ko. Sagot ko dyan, matagal ko na rin gusto talaga to. Yung gusto ko yung simpleng buhay, yung nasa bukid. Ganon. Ewan ko. Yun lang sa akin. Gusto ko yung paggising sa umaga, parang wala kang isipin na, na ano, parang lilipas lang yung ano, yung parang, parang buhay probinsya, ganon. So parang magpuputo lang tayo ng kahoy doon kasi hindi ano yung pera eh, wala. Oh, wala. Hindi walang ano yung pera, walang value. Titira, ganon. Siguro ganon. Yun nasa isip ko, yun lang. Pero baka pagkatapos ng video na to, iba na naman yung sagot ko. Pero sa ngayon yun yung sagot ko. So, yun nga, ako, saan ka titira? Ako titira, oh, dun sa probinsya namin, sa Bohol. Sa Bohol talaga, minus the, ano, yun lang, kasi yung naalala ko sa amin, sa tapat ng bahay ng lola ko, may pond, may mga kalabaw doon, tapos sa gilid doon, may kubo, may mga nakatirang chickens, hindi, manok, tapos may mga itlog, mangingitlog sila doon. Ay, simpleng buhay, no? Parang sarap. Tapos, wala kang iisipin. Oo, unti. Hindi ko na kailangan kasi magtrabaho eh. Pag wala kang pera, hindi mo na kailangan magtrabaho. So, ang sarap, no? Tatrabaho ka na lang para buhayin mo yung mga manok. Oo. Oh. Magtrabaho ka magtanim para pangkain mo. Ganon, ganon sila. Tapos may balon. Tapos naglalaba sa balon doon, tapos na doon kami naliligo sa labas. Parang ang sarap lang, no? Tapos ang daming halaman, tapos sa likod doon may mga kamoteng kahoy, may mga kamote, may mani. Parang ganun lang. Yan. Number five. What do you most look forward to about getting old? Pagtanda, no? Kung ano yung look forward. Yun syempre. Ako gusto ko maging 100 years old talaga. Gusto ko yan. Kung bibigyan ko ng pagkakataon maging umabot sa 100 years old pataas. Okay ako dun. Ayos. Gusto ko yung ano, yung ginagawa ng mga natanda dati ng mga mayayaman. Na nagbibigay ng pera pag Pasko. Yun, gusto ko yun. Nakaupo. Parang ka sugar daddy. Ano yung matandang ano, madaling magpatay. Sa mga apo. Ganyan, sa mga apo. Akala ka tas magiging mayor ka. Triple M, matandang, madali. Oh, pwede din. Tas maraming mga chicks sa paligid. Marami akong pera. Mayaman na mayaman ako. Ganun. Papayag ka kaya nun, mahal, no? Matanda na tayo tapos mahilig ako sa chicks, no? Doon lumabas yung pagiging ano ko, no? Hindi ka na magiging 100 year old, lalasunin na kita. Ano? Marami akong pera. Sabi mo kasi matandang ano, mayaman. Joke lang yun. Ah, okay.
Ayun na yung sa akin. Basta ganun, yung na-imagine ko yun na parang ano, tapos malakas pa din. Oo nga. Tapos, ito, ipang ano ba to? Agad, salimata. Mahipo. Hipo ang kita. Okay, choke lang yan. Na, ako naman, tapos ka na? Uh-huh. Okay. So, ayun na nga. So, ang gusto kong gawin pagtanda ko, yung nililook forward ko, yung katulad ng parang mga matatanda dito na ano, parang relax na lang sila. Mm. Yung magbabantay ng apo, pag kailan sila, ano, di ba? Hindi sila isipin ng mga anak nila. Hindi sila isipin na may sarili silang tirahan, hindi yung nakatira sa sila sa parents ay sa mga anak nila. Mm. Ganun yung mga matatanda dito, nag-grocery mag-isa, namamasyal kasama ng mga asawa nila, nagpapadoktor mag-isa, kahit sobrang bagal nila, nagbabike pa, di ba, Mal? Hindi sila yung parang ano, ayaw nila nang kinakaawaan sila or yung parang weak ang tingin mo sa kanila. Feeling nila malakas pa sila, ganun. So yun ang gusto ko. Ayoko nang kakaawaan ako. Hanggat kaya ko, aalagaan namin ni Day yung sarili namin. Tapos, makahangin ka nun para nakita yung abs. Oo, kasi may abs ako eh. Oh. So, ano pa yun? So, kahit laylay na yung ano ko, blum, parang ganun na yung mga balat ko. Basta pag ganun ko, nandun yung abs ko. Mm-hmm. Sige. Push natin. Oo. Tapos, yun, pa-wine-wine na lang sa labas, sa garden, sa dagat, mamamasyal na lang, mga ganun. Yung sa sobrang tanda mo, kakapasyal mo doon ka na ano, sa aeroplano. Natigok, no? Basta yung ini-enjoy yung buhay. Ini-enjoy, yun, yun yung look forward. Kasi syempre, ano ka na nun, wala ka nang trabahuin nun, no? Yung gigising ka lang kung anong oras mong gusto. Tsaka nagsumikap ka ng buong buhay mo, wala pagkabata hanggang pagkabata talaga. Yun. Ayos na yung ano, yun ang sagot mo. Ang saya, no? Diba? At least nagkaroon tayo ng ano, hindi tayo nanood ng tulupo. May sense yung ano. May sense yung ano. Hindi, nakapag-ganon tayo, diba? Usap tayo, nakapag-banta. Tapos, babalikan natin itong video na ito pag ganon natin. Pag medyo tumandatan na tayo. Pag dumating na yung look forward na yun. Oo. Stage na yan. Stage, yeah. Tsaka nagbantay yung dalawa. Yun. Like a mighty band. Nagbantay lang yung mighty band. Ano, magbabay na ba tayo? Mm-mm. Nawala yung sakit ng ulo mo? Hindi ba din. Ah, masakit pa. Masakit partida, masakit pa ulo niya. Mm-mm. Yun guys, kung nag-enjoy kayo sa panonood na itong video namin, itong vlog namin, itong mga... Ito. Nag-enjoy kayo, eh salamat naman, no? Mag-subscribe na kayo. Gumawa kayo ng YouTube, gumawa ng account at mag-subscribe. Yes, spread the love, no? Share niyo naman yung blessings niyo diyan, guys. Yung mga subscribers, isa pa subscribe niyo. Pagbigyan niyo ng asawa ko, gayahin ng 1k 1k. Naka 175 na video na ako. 175 videos, no? Tindi. Pag meron yung ano eh, nagme-message na mga na nakapag ano, kasi minsan naglagay ako ng link ko doon sa group na mga YouTubers, mga bagong mga maliliit na YouTubers, nagme-message sa akin. Sabi niya, "Andayan mo ng video, tsaka ang ganda ng ang lilinaw ng quality ng video mo." Ganun. Yun yung mga na ano nila. So, pasalamat din doon sa na-appreciate ng mga video. Yan. Yung nakaka-encourage ba yung ganung mga comments? Mm-hmm. Thank you sa iyo, honey, sa pagsama sa akin dito. Sa kinolab kita. Yes. Subscribe din kayo sa asawa ko. Matindi to. Ang daming video nito. Busy na. Mama na eh. Mama na eh. Mama na eh. Mami na eh. Hirap eh. Yun. Rabin pa. Bye. Bye! Don't forget guys to subscribe, like, and subs, and hit thumbs up. Yes, parang anong channel ko lang ba? Sa atin naman din to. Bye-bye. Thank you. Thank you. Good boy! Para si kilala.